So yun mga boss, so what's up? So welcome back po muli sa ating YouTube channel, July Ems. At syempre, happy Holy Weeks po sa ating lahat mga boss. At alam niyo naman na halos ilang araw tayong hindi nakapag-update at hindi nakapag-upload ng ating mga videos dito sa ating channel dahil sinamantala namin mga boss yung aming Holy Week. So nagpahinga muna kami. At syempre ngayon mga boss naman, so may i-share ako sa inyo na installation ng chandelier. So ayan mga boss, may pakikita ko sa inyo dito mga chandelier na ikakabit natin doon sa ating high ceiling mga boss. So tara mga boss. Ayan, so ayan mga boss. So nandito yung ating mga chandelier at saka yung ating mga center light. So ito, bubuksan natin mga boss dahil hindi ko pa alam kung alin dito yung ikakabit natin doon sa ating high ceiling. Dahil dalawa yung lalagyan natin ng chandelier mga boss. Yung sa hagdanan natin at saka yung ating high ceiling. So ayan, tara mga boss, buksan natin to. At para makita na natin itong ating chandelier. So medyo may kabigatan yan mga boss. At kailangan nating ingatan mabuti dahil yan ay mga fragile. So ibig sabihin, mga babasagin mga boss. Ayun, so ayun mga boss. So bubuksan natin yung ating chandelier. So ayan, so, medyo may kalaki nito mga boss. Ayan, so mayroon siya kaya kong talo. At yan, protection niya mga boss para hindi mabasag. So ayan, balik siya mga boss. So mga bilog-bilog. And then may papil siya mga boss. Ayan, so bali ito. Ganito yung magiging itsura niya mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layers. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5 layers lang to? Trolo kaya ka tayo nito. So nakalagay dito mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layers. Pero 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang to. Bakit ganun? So ayan. So sige mamaya. Asin na natin. So mga boss. Baka meron kang natatago sa likod. So kaya parang ito. Yun lang talaga siya mga boss. And then patay na sa pulang ko na yan. So ayan. So ayan, ganito mga boss yung sample ng ating chandelier. So ayan. So meron siya mga boss ha, crystal. And then may cover pa itong plastic. So tatanggal natin mga boss yung plastic niyan mamaya. So ayan. At syempre, hanapin natin mga boss yung bracket niya. Natin yung bracket ito. Hindi makikita yung bracket niya. May bracket lang ito mga boss eh. At ano, kaya yung bracket. Bracket wala. So, tanggalin muna natin sa box mga boss, isa-isa. So, para makita natin siya lahat. Okay? Isa. Baka nandun sila yung mga bracket nito. So, dalawa. Okay, tatlo. Hindi mo kapigatas ito, mga boss. Apat. Na lang tayo mga mamamasa nga dito. Alam nyo ba mga boss, yung price ng ating yung price ng chandelier na ito mga boss ay napakamura lang. 98,000 pesos yung chandelier na ito. Pero, syempre mga boss, huwag kayong malungkot. Dahil pwede natin mabili ito ng almost half price lang mga boss. Kung paano, syempre, next video. At mabibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo makabili ng murang chandelier. Syempre mga boss, ang chandelier, alam naman natin, napakamahal. So, kaya dapat, marunong tayong magkanbas, mga boss, ng ating bibilhin. So, ayan. Tato na at so, yun mga boss. So, yung pala, hindi pala isang box lang yung ating chandelier. Dalawa pala sila. So, kaya nagtataka kami kanina, binilang ko yung pattern niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun pala, nandito pala. Yung isang set pa ng ating chandelier. So, kanina, limang piraso yung binuksan natin doon, mga boss. So, ngayon, nandito naman yung apat. So, 1, 2, 3, 4. So ayan, at nandito rin yung kanyang mga gamit, yung mga bracket niya, at saka yung ito yung input power line ng ating chandelier mga boss. So dito natin isusuksok yung mga, saan ba yun? Ito. Ito mga boss, dyan natin yung isusuksok. So ayan mga boss, ito kailangan natin itong itago doon sa loob ng isami. So hindi natin ito pwedeng ilabas. Dahil makikita siya mga boss. At hahanapin lang natin yung pinaka bracket nito mga boss. So siguro ito yata. Ah, ito remote control. And then yung kanyang bracket. Hanapin natin mga boss yung bracket. So teka lang mga boss ha. Wait lang. So ayan mga boss. So, kita nyo, ina-assemble ko mga boss dito sa baba yung pagkakasunod-sunod ng ating chandelier mga boss dahil malaki siya ng malaki. So, para kami yan, hindi tayo hirapang mag-buo dito mga boss nyo.
So yung mga boss, hindi nakakapagtaka na abot ng 98,000. So dahil kapag ulit tayo mga boss ng ordinaryong chandelier, so may halaga na rin, pinakapababa siguro mga 30,000. Ganyan. Ito, 98,000 mga boss. So mukhang napakaganda nito mga boss. Kapag... So yan mga boss, so bali itong bracket natin na ito mga boss, ito itong hawa-hawa ko. So ito bali yung ikakabit natin doon sa pinakagitna ng ating ICD. So... dapat matibay yung pagkakabit natin dito mga boss dahil medyo mabigat itong ating chandelier na ilalagay. At mga boss, mabali, inhiwalay muna natin itong bracket na to, itong naka-X na to dito mga boss dahil ito yung unang ikakabit natin doon sa ating ceiling. So doon sa ceiling natin mga boss, meron kaming mga inaba na baka dyan na kakabitan ito. So hindi ito pwedeng ikabit lang mga boss sa parang lamang. So kailangan talagang matibay yung kakabitan ng ating bracket para hindi mahulog yung ating chandelier. And then, lalagyan pa natin doon ng support, extra support doon sa loob ng case namin, mga boss, para mas matibay siya. At so, yun mga boss, so, nakabit na natin yung ating bracket ng ating chandelier. So, bali, pinatibay na natin yun, mga boss. At meron na yung mga bracing doon sa ibabaw at saka may mga bakalyang kinapitan. And then, nilagyan pa natin ng alambrian, mga boss, na support. At tapos make sure lang mga boss na mahigpit na itong mga nut ng ating mga tornilyo. So bago natin ikabit yung ating lalagyan ng mga ilaw mga boss. So nandito sa baba. So ayun, kakabit naman natin mamaya mga boss yung bilog na yon. At so yun mga boss, so nagkaroon tayo ng konting problema dun sa bracket natin dahil kapos mga boss yung tornilyo, yung original na screw niya mga boss. So syempre automatic meron tayong bagong screw at tornilyo mga boss. So mapapansin nyo mas mahaba yan kaysa dun sa original na bolt and nut na gamit natin. So ayan. Dahil syempre meron tayong hard deflex na at saka yung mga ginamit natin itong mga pampatibay, so pumapal. Kaya kinapos na yung ating dating screw. At so ayan mga boss, so okay na. Napalitan na natin ng mga mahabang bolt yung ating bracket. And then ang gagawin natin mga boss, magagawa tayo ng butas dito. So ayan, bubutasan natin yan. Para itong wiring natin, doon natin itatapyan sa ibabaw ng kisame. Dahil kapag dito natin itinapyan mga boss, itong ating mga wiring at saka ito, itong ating remote pallet drive, eh mahihirapan tayo mga boss, no? So kailangan doon natin siya sa ibabaw ng kisame i-splice. So kaya gagawa tayo ng butas dito sa part na to. So hindi naman makikita mga boss yan dahil yan ay matatakloban ng ating bracket. So walang problema yun mga bossing. At syempre para mas mapadali yung ating trabaho. Dahil hindi natin mabubuhat ito. Dahil sobrang bigat na yan mga boss pag nagsama-sama lahat yung sham na piraso ng ating chandelier. At so yun mga boss, so sa pagkakabit nito mga boss, ganito. So gaya ng sabi ko, hindi na natin kailangan galawin o ilipat pa ng pwesto itong mga susuotan ng ating cable. So kung nasan sila nakapwesto, dyan na yan mga boss. And then, bibilangin nyo mga boss, bibilangin natin kung ilan ba yung cable na nakalagay dito. So itong malaki na to mga boss, meron yung 7 pirasong cable. And then, may isang wire. So, dapat meron tayong 7 lalagyan ng cable. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, yung isang natitirang butas niyan, mga boss, dyan yung dadaanan ng ating wiring. And then, sa mga susunod na ikakabit natin, mga boss, ganun lang din yung ating gagawin. So, doon lang natin ikakabit sa mga pwesto nila at hahanapin lang natin yung isang bakanting butas na dadaanan ng kanilang wirings, mga boss. At so, yan mga boss. So, sa wakas, katapos na natin ikabit yung ating chandelier. So ngayon naman mga boss, syempre, doon sa final, kumbaga finale na palabas natin, bubuksan natin yung ating chandelier. Papailawin natin yan gamit itong aking mahiwagang remote control mga boss. Sa pamamagitan nito, mabubuksan natin yan, mapapailaw natin yan sa isang pindot lang. Ayaw, naayos na mga boss. Kita nyo, ganda ng ating chandelier mga boss. So yung design yan mga boss, depende na sa inyo mga boss. Pero yung design talaga ng ating chandelier is ganyan, mga slanting. So pwede nyo rin siyang pantayin. Nakadepende sa inyong kagustuhan mga boss. So ayan yung haba niya mga boss. So ang haba. Ayun. At meron tayong tatlong kulay na na pwede natin pagpilian mga boss. So meron tayong yan, warm white. And then fluorescent. At yung ating daylight. So tatlong color mga boss. Yung ating pwedeng i-setup dito sa ating chandelier. So ayan mga boss. Napakaganda ng ating chandelier. So abangan nyo, ipakita ko sa inyo mga boss kapag wala na itong andambi natin. So dahil sa ngayon, hindi pa natin masyadong makita yung kagandahan ng ating chandelier at ng ating high ceiling dahil may mga andami pa tayong nakakabit dyan. So abangan nyo mga boss yung ating next episode na ipapakita ko sa inyo mga boss. The finish talaga, fully finish na itong ating high ceiling na to. So ayun mga boss, shoutout sa inyong lahat.